Hi everyone! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Don't forget to like, subscribe, share, comment below sa inyong mga kuro-kuro opinion tungkol sa topic na ating pag-uusapan ngayon. And first and foremost, I would like to say thank you very much sa lahat ng nag-subscribe, sa lahat ng nanood sa aking mga video. Kahit bagong YouTube channel ko ito, nandyan pa rin kayo, mga kabibig, mga solid liquid gas supporters ni Kabibig, mga baby Kabibig villagers na hindi at walang sawang nanood at sumusubaybay at sumuporta sa akin. Thank you very much from the bottom of my heart. At malapit na po ang bagong taon, kailangan na nating magtalon-talon, sa Bisaya pa ato din pislito tong ilong para mo taas. O di ba, mga kabibig? So marami mga pamahiin, mga 13 prutas, dapat mga mabilog ang dapat isuot mo or something. Ay nako, yun ang dapat nating gawin daw para pangpaswerte sa 2023. Pero ano itong nabasa ko ni Direk Darilya? Para yatang this time puro patama ang mga post si Direk Darilya. Parang napikon si Direk Darilya sa mga patama din, sa mga bash na natanggap ng mga ilang artista, lalo na kay Tony Gonzaga, lalo na yung mga parinig tungkol kay Tony Gonzaga, lalo na kung it talks about the craft, it talks about the movie of Metro Manila Film Festival. Ito kasi may nabasa ako eh. Sabi ni Direk Darilya, pag ako ang nagsasalita, kayabangan. Kapag sila walk truth from facts, gods, and holy pink nipples of heroism. Marami pala ang nasagasaan sa mga post ni Direk Darilya. Ano ba ang post ni Direk Darilya kung saan ramdam ng mga kakamping na parang sila ang pinatatamaan? Yung sinabi ni Direk Darilya na double flop yung isang movie na kung saan ang mga pinklawan lang ang nanood. I think ito yung movie ng katips ni Direk Vince Taniada. Kasi ang mga pinklawan ngayon, sobrang binanatan si Tony Gonzaga, nasaan na daw ang 31 million supporters si Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi daw pinanood ang movie ni Tony Gonzaga, flop daw ang movie ni Tony Gonzaga. Now, parang naawa si Direk Darilya kay Tony Gonzaga, and knowing Tony Gonzaga hindi siya nagsalita. Kasi alam mo naman si Tony Gonzaga, dead mayan sa mga isyong ganito as long as nakapag-deliver siya ng magandang movie para sa Metro Manila Film Festival, as long as nagbigay siya ng kasiyahan, magandang experience, aral, moral lesson sa kanyang movie. I think Tony Gonzaga, yung pagiging blockbuster ng kanyang movie, it's a consolation na lang yon na maraming natawa, maraming naging happy at pinanood ang kanyang movie. But behind that, being an actress, being on the field of showbiz, hindi naman ibig sabihin pag mag-blockbuster yung movie mo, yun na ang talagang sasabihin nila na dekalibre ka, magaling kang artista, di ba? Maraming ways on how you can measure kung gaano kagaling isang artista. Kaya nga sabi ni Direk Darilya, sige, maglukuhan tayo. Natawa talaga. Oy. Ito pa. Another post Direk Darilya, itong sinabi dito, kung makapagsabi naman na flop ang My Teacher. Ito pa. Ngayong di nanalo ng award, yung pelikula ang mga gumawa ay sobrang makabash at makasira sa MIM. Meron daw isang pelikula or ilang pelikula na kung saan itong gumagawa ng pelikulang iyon ay sobrang nang bash ng Made in Malacanang. At hindi man lang nanalo or ng anong award sa Metro Manila Film Festival. So sigaw ng sigaw na tangkilikin po natin ang pelikulang Pilipino. So, ano yung Made in Malacanang? Foreign film? Gawa ng alien? Edi kayo na lang ang Pilipino, mag-trip nyo pang loser talaga. Pero kasi ako nabasa dito na parang medyo na-disappoint si Agot Isidro. Oo. Na kung saan
Oh, hello. May pusa pala ako dito. Oo, mga kabibig. Disappointed daw si Agot Isidro dahil umuwi na medyo disappointed na hindi napansin man lang ang iba't ibang aspeto ng kanilang pelikula. Although, salamat sa Gatpuno Villegas Cultural Award. Much appreciated. Hangad namin na may mga aral na natutunan at natuklasan uli sa inyong isa puso. Hindi bali wala sa amin yon. If anything, dito lang po sobrang panalo na kami. Every now and then, no, may comment talaga to si Agot Isidro. No, parang may bitterness sa kanyang puso. Yung awards kasi is parang consolation na lang yun kung maganda yung pagka-deliver mo o pagkadala ng inyong role. Pero bakit ma-disappoint kayo? Well, alam mo naman kabibig, dugo at pawis ang talagang iginugol ng mga artista. So maybe they are expecting na magkaroon sila ng award. Pero sorry, lahat na most of the award ay nakuha ng movie ng Nilitter. Sino pa ba nakuha ng maraming awards, ha? I think ang Deleter talaga maraming nakuhang award at best actress si Nadine Lustre. Marami daw nagsabi na na-question daw kung bakit wala man lang ni isa sa mga artistang babae sa Family Matters ang na-nominate as best actress. Na-question pa nga kung bakit na-nominate si Ivana Alawi. Ito kasi sila eh, ganun talaga. Every now and then, may mga komento, I'm disappointed, parang hindi maganda ang pag-critic, pagbigay ng scores, kung sino man ang kanilang, ang tawag dito, kung sino ang naging, may pusa ako dito. Tinay mo yung pusa ko. Gusto niyang sumali sa ating kabibigan tuloy. Hello? So ano yung komento mo tungkol dito, ha? Wag muna. No, I'm having a vlog. Medyo gusto niyang sumali sa ating video ngayon. So, ano kaya ang gustong i-comment ng pusang ito tungkol sa mga pahirit ni Direk Daryl Yap at mga parinig ni Direk Daryl Yap sa mga Pink Clawan? I think it's for the Pink Clawan talaga itong mga hirit ni Direk Daryl Yap. Kasi, oo, yung isang pelikula ng Metro Manila Film Festival, hindi man lang nanalo ng any awards, pero ito yung mga gumawa, mga artista, direktor na sobrang question ang Made in Malacañang. Sobrang nag-bash ng Made in Malacañang. At ngayon, malalaman niya na sinasabi nito tangkilikin ang pelikulang Pilipino. And why the bash Made in Malacañang? Because it's against their politics stand. O, diba? Mahirap talaga pag haluan ng politika ang isang pelikula o yung trabaho mo. So mga kabibig, yan lang ang aking latest trending news ngayon. So ano ang inyong kuro-kuro opinion sa mga parinig ni Direk Daryl Yap na parang napikon na siya na every now and then they're asking about 31 million supporters, they're bashing Tony Gonzaga, canceling Tony Gonzaga, flop ang movie ni Tony Gonzaga, hindi nila naalala na yung movie ng isang director ng Katips, double flop daw. Parang I think yun ang pinatatamaan ni Direk Daryl Yap. So, write down your comments below kung ano sa palagay nyo. Tama lang ba na every now and then magpapatama or magpo-post si Direk Daryl Yap tungkol sa mga taong ito? Or hayaan lang ni Direk Daryl Yap and let the work or his craft talks about kung ano ang kanyang craft, kung ano ang kanyang mga ginagawa na movie. Bye everyone, see you next time.